Magandang araw sa inyo guys. At sa bago pa sa aking channel, huwag kumutang like, subscribe at i-on na din ang notification bell para sa mga bago kong update na videos. Naka guys, subscribe naman kayo guys para umabot ako ng 1k subscribers. At maraming salamat nga pala guys. Ngayong araw na to namana ako dito sa spot na puro buhangin at unexpected talaga guys kasi may dumaan na isang malaking isda na kung tawagin ay red snapper or dito sa amin local name ay pantaan. So ito guys, i-review natin ang slow-mo. Ito naman guys, nakikita nyo ang lakas ng isdang to guys. Okay, ito replay natin ulit guys para makita nyo ng mabuti. Ito na guys, dali-dali kong sinubukan na i-retrieve yung isda kasi baka sumabit dun sa may pyramid. Medyo may kaliman yung spot na to kaya hindi ko na pinilit at umangat ako para makapagpahinga ako ng mabuti. Ito na yung first attempt ko na sinubukan kong kunin yung isda guys. Tinapos tayo sa hangin guys, kaya ayan, akyat muna at pahinga ng matagal. Second attempt guys. So ito na yung pangatlong subok natin guys. Ito na guys, hindi makita sa video pero tinusok ko na yung ulo ng isda guys para mamatay agad kasi
Nahirapan ako pag-retrieve. Sinabit-sabit niya sa pyramid. Kaya yan, dali-dali tayong umakyat guys kasi kapos na tayo sa hangin. Tingin-tingin muna tayo sa paligid guys kasi baka may bangka. Mahirap na. Baka matamaan pa tayo ng bangka. Kaya pagtingin ko na walang bangka, ayan. Sinubukan ko na namang mag-dive ulit para i-retrieve yung isda. Ito na yung pang-anim na subok ko guys para i-retrieve yung isda. Pinutol ko na yung mga nylon guys kasi sumabit sa pyramid at nahirapan ako. May nylon pa nga sumabit sa yapak ko. Kaya ayan, dali-dali ko yung pinutol at inangat ko yung isda. Pakinggan nyo mabuti yung video guys. Ayan, kapos na sa hangin ako niyan. Pero niyakap ko pa yung isda. So ito na guys, uwi na tayo kasi naputol na yung line saka medyo balikog na yung pana. Kaya payo ko sa mga kapwa ko Spiro na namamana, mag-ingat kayo palagi lalo na pag malalim yung nilalanguyan natin kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Mahirap talagang mamana guys. Masaya pero mahirap. Kaya yan. Kung gusto natin makahuli ng isda, punta tayo sa malalim pero dapat safety first talaga guys. At saka guys, keep safe tayo ah, palagi. Salamat sa panonood sa aking video guys. Buti na lang at naihaw natin yung isda guys. Ito, ganito kalaki, mga estimate ko ay nasa 5 kilos mahigit. Ikaw daw kuno maguna-una pa baka ikaw daw magtutulong.